yung pang-araw na pagkasira ng gyro. Yari. Magandang hapon, sir. Suplado. Seryo. Bali, ikaw yung duty nung unang magsimulang ano, di ba? Nakita mong medyo nasisira na yung ating gyro. So, yes. Paliwanag mo na bakit nga ano nangyari mga araw na yun? Hindi, sinadya ko talaga yun. Kasi hindi na sila nagjo-duty. Pero may gagawin naman talaga, no ba? Pag Singapore. Kaya pala. Wala na, hindi nagpapakita rito eh. Pauwi na lang, hindi mo lang nagtitimon eh. At least isang buwan, magtitimon. Magtitimon. Isang buwan talaga, no? So, ano, ipadala natin to sa opisina yung sinabi mo. So, anong ginawa mo agad? Tinawagan mo si Kapitan? O nandito na yun si Kapitan ng ano, nung time na yon? Pinababa ko si Kapitan ko. Bumaba ka na. Wala ka namang ginagawa dito. Storbo ka lang sa trabaho ko, sabi ko. Nagkambyo ako ng mga 3 degrees to starboard. Pero yung gyro, nag-ano na siya, nag-rotate na port and starboard, so ayaw na mag-steady sa rumbong binigay mo? Ayaw na, pero yung proa steady, pero yung gyro umiipot. So, suspect namin gyrosphere kasi maingay na yung rotation sa baba. So, automatic na i-hand steering mo para mag-steady yung barko kasi pag naka-automatic, syempre masisira yung auto, ang auto ano mo. Automatic ay yung steering mo kasi hahabulin niya yung iniikot ng gyro, yung ikatamay. So, may EB ka ng time na yun o wala? Wala. Wala pa? Kasi maaga ka na. Ano oras ba yun? Maaga. So, day work sila. Day work sila nung time na yun. Dapat kasi may duty. Oo. Di siyempre, wala. Day work lang para open sea naman. Kaya, nung time na yun, walang EB. So, ako lang nagtingon. Naman. Buti naman ano, walang mga kasalubong nung time na yon o may mga maraming ano, traffic nung time na yon. Wala naman, walang traffic. Ah, nasa gitna tayo ng ano, Atlantic Ocean noon, di ba? Middle of the Atlantic. Mga almost 3 days before arrival sa South Africa. Oh, mga 3 days. So matagal pa naman yung South Africa kaya wala pang duty. So, ganun nangyari. Yun lang. Nung maya-maya, nung nag-manual na yun ha, tumirik na talaga ako nga. Kaya, 1 month na, ano ba, ma-practice yung mga timon sa mga maaalam na lugar kung paano may steady yung barko. Ayos. Sige, maraming salamat sir sa inyong mga sagot. Namanaw! Ano-ano? Anong isabat mo kitaw? Wala man. Wala katamuhal rin sa ato. Wala sabat mo kasi. Tiyan mo kaninang mayo ng damuhal? Budlay ako, budlay. Ilong kulang eh. Kulang nga vlog mo. Ibutang ko sa loko. Ano pag itindi na sa iba ko sa iba ba vlog hai? Dugo. Timera nga, kung ano pwede mo nabutangan sa subtitles, dalom. Hindi po tayo sa subtitles. Uwe. Si Juan na ro, si Jason na ba to? Hindi siya na lang eh. Wala kami mo si mo. So, okay. So ngayon, dito ngayon si Dura sa barko, nagtitimon. Dura the Explorer. So, bakit tayo nagtitimon ngayon, Dura? Kasi sira yung gyro. Nagkaroon ng gyro failure. So, ang ginagamit natin ngayon is yung magnetic. Magnetic, Roger. So, alos pareha lang naman yung ano, yung magnetic at saka gyro sa pagtitimon o may pagkakaiba? Merong ano, error. Anong pinagkaiba nila? Digital. Saka ito yung manual. Kung nagmano-mano sa ano, sa may gyro, malaki ba yung pagkakaiba? Kapag gumagamit ka ng magnetic? Ano, magkaiba yung ano? Yung paano mag, ano, magtimon? Malaki, siyempre, kasi may error yan.
shout out kay segundo option namin dito, James Ryan Saliban. Mag-subscribe kayo, magsasaka ang sima. Ayos. Anong nangyari dito sa atin ngayon, Lance? Bakit nasira yung ating gyro? Sa di mawaring pangyayari, biglang nag 360 at isang umaga tumirik na lang. So makikita natin ngayon, wala na. Umano-mano yung pagtitimon ngayon ni Lance. Kailan ka nagsimula magtimon, Lance? Nagsimula akong magtimon taong 2017. anong araw, ilang araw nang nagtitimon manual? sa kasalukuyan na ito'y ikatlong araw na ng aming pagtitimon. So ilang araw pa natitira hanggang dumating tayo sa Singapore? We have still 20 days. 20 days pa, tagal-tagal pa. Ayos yan. Pang timonan to. So timon umaga hanggang gabi, 24 hours. Okay, 24/7 yung pagtitimon. Pagpasalamat na lang natin na may magnetic pa. Dahil yun. Pag wala na, ewan ko na lang. Omar, oh, kumusta? Video wala yan. Video wala. Video na yan. Wala sa ayos. Pangilang araw mo nang nagtitimon ngayon? Pangatlo na yata. Pangapat na araw. Bakit nagtimon ka ng mano-mano? Kaya magandang tanong yan. Pero yung pan natin sira eh. Yung zero compass. Bakit anong nangyari? Bumirik man, tinik. Tumirik sa kalumaan. Ayaw nang gumalaw yung gyro? Ayaw na. Ngayon, napilitan. Yan si Hope. Hello Hope. Para na yung mismo niya. Hello Hope. Joke lang. Totoo yan. So, kumusta ang pagtitimon di? Sim-sim lang. Sim-sim as before? Sim-sim as before. Wala nga itong gyro niya, wala nga pag-asa ko. Bakit? Anong nangyari sa gyro? Hindi lang gumagalaw ito eh. Ayaw nang gumalaw? Ayaw nang gumalaw. Baka sira? Sira talaga. Hanggang pagdating na yan ng Singapore? Mahirap ito pagpasok ang malakas. Expert naman kayong magtimon eh, kaya ayos lang yan. Sila lang. Number 1 OS. Vlogger ka na pala rin. Oo. So Yor, kumusta yung pagtitimon? Ayos lang? Ayos lang sir, first time. First time mo magtimon? Parang anong balata eh. Parang barko lang. Oo. Kaso baka bumangking to. Baka ano? Bumangking. Anong bumangking? Tumagilid. Ah, tumagilid. Walang problema yan. Nasa open sea tayo. Kaso meron tayong, ano ah, meron tayong target dyan sa stribor ah. Baka pumunta ka sa stribor. Ayun yung barko, malapit lang oh. Kita mo? So, practice lang. Akit-akit lang dito sa bridge para makapagtimon. Oo, sir. Para masabi mong nagbabarko ka talaga. Oo. Puro kusina lang yung punta mo dun eh. Puro sandok. Oh, sandok lang at saka kawali lang yung kuwan mo dun. Hanawakan lagi. Okay. Kumusta, amigo? Ayos lang. Kumusta ang pagtitimon? Walang challenge. Walang challenge? Bakit walang challenge? Malawak ang lugar. Gusto mo pala yung mga medyo traffic na ano na timunan. Pagdating natin sa Singapore, timon ka lagi doon kasi medyo traffic doon. Ayaw kong magtimon doon. Bakit ayaw mong magtimon doon? Sunod na kontrata AB na ano? Ano yung AB? Abroad. OS man kay overseas. Akala ko abno.
Magandang hapon. So ngayon yung araw ng ikasampu. Ano, pagkasira ng gyro natin. So masamang panahon ngayon. Buti lamang at magaling kaming magtimon. Kaya medyo straight pa rin yung takbo namin. Kuminsan medyo aas. Pero ayos naman na mabawi din agad. Kaya ayos lang. Pero masusubukan itong galing ng mga timunil natin pagdating natin sa Singapore. Kasi doon medyo talagang kung sabi nga nila, Singapore daw yung busiest port in the world. Kaya sobrang dami talagang ano, barko doon. Medyo traffic talaga. Kung sa lupa, sa Manila, traffic sa EDSA, diyan sa Singapore Strait, simula pa lang diyan, pagpasok pa lang sa Malacca Strait, sigurado yan, sandamakmak na mga barkong sasalubong sa atin diyan. Kaya dito pa lang sa open sea, medyo practice na, at least medyo biyasa na yung mga AB natin sa pagtitimon, na gamit lamang yung magnetic compass natin. Kaya ayos to. Pero let's see, kasi dito ngayon medyo masamang panahon, doon sa loob ng ano, sa loob ng Malacca Strait, medyo okay naman yung panahon doon, minsanan lang naging masamang panahon doon. Pero ang problema natin ngayon doon yung kuryente naman, medyo malakas talaga yung kuryente minsan doon, galing sa ano, galing sa looban yung tubig papunta sa labas. Kaya medyo salubong yung mga kuryente. Kaya medyo hirap minsan. Pero let's see. Okay. Is this love that I'm feeling?